Ang pagnanais na makumbinsi at mahikayat ang iyong tagapakinig o kausap sa iyong panana o paninindigan ay isang hamon. Makatutulong ang paggamit ng wasto at tamang salitang nanghihikayat. Ilan sa mga salitang nanghihikayat ay gamit ang mga salitang nanghihikayat, magagawa natin ang sumusunod. Una, mapapaniwala ang tagapakinig. Pangalawa, mapagtibay ang isang katotohanan ng pinaniniwalaan. Pangatlo, mapakilos ang tagapakinig o tagabasa. Pang-apat, sumang-ayon sa pananaw tungkol sa isang issue o pangyayari. Layunin din ng mga salitang nanghihikayat na maglahad ng isang opinyon na kailangan mapanindigan at maipagtanggol sa tulong ng mga patnubay at totoong datos para mapaniwala o makumbinsi ang mga mambabasa o tagapakinig. Isa sa pinakamainam na paraan para makapanghikayat at magamit ang mga salitang nanghihikayat ay ang talumpati. Ang talumpati ay isang buod na kaisipan o opinyon ng isang tao na ipinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin itong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ayon naman kay Mangahis et al., masusukas sa sining na ito ang katatasan, husay at dunong ng mana ng lumpati sa paggamit ng wika at katatagan ng kanyang paninindigan. Ang pagtatalumpati ay maituturing na isang uri ng sining. Makikita rito ang katatasan at kahusayan sa panghikayat. Layunin din ito makapagpahayag ng pangangatwiran sa paksang tinatalakay. Iba ito sa ginagawa nating pakikipag-usap at pagpapahayag sa araw-araw at sa iba pang anyo ng panitikan. Ang pagtatalumpati ay pinaghahandaan bago bigkasin sa harap ng madla. Kung kaya't narito ang ilang mga hakbang sa paggawa ng talumpati. Una ay ang pagpili ng paksa. Kailangan saklaw ito ng iyong sariling kaalaman, karanasan at interes. Pangalawa, pagtitipon ng mga materyales. Kung sigurado na sa paksang napili, kailangang humanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon sa talumpati. Maaring kumuha ng mga impormasyon sa iyong dating kaalaman, mga karanasan, mga babasahing may kaugnayan sa paksa. Pangatlo, pagbabalakas ng mga ideya. Kailangan nahahati ito sa tatlong bahagi, na panimula, katawan at pangwakas. At pang-apat, paglinang ng mga kaisipan. Kailangan nakapaloob dito ang mahalagang impormasyon na susuporta sa pangunahing kaisipan na inilahad sa iyong balangkas.